What a wild, scary times indeed, dahil kahapon lang ay mantakin mong may assassination attempt ang nangyari sa dating presidente na si Donald Trump. I will prevent and very easily World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them. Sa videong ito ay hihimay-himayin natin ang buong kwento from start to finish. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Nabalitaan ko na ito, buddy. Kahapon din, pero minabuti kong hayaan muna yung media na i-process yung buong pangyayari para maihayag ko sa inyo ng maayos ang lahat. And we all have an answer sa kung ano ang nangyari. Sabado sa kanila, Linggo naman dito sa atin, kahapon ay habang nasa campaign rally. Ibig sabihin ay nangangampanya niya para sa mangyayaring presidential election sa November 5, 2024 ay sa lugar ng Pennsylvania habang nagsasalita ng kanyang mga adhikain at nanliligaw para sa boto ng mga mamamayan ay... Oh, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Buddy, I can't stress this enough. Nagahibla ng buhok, literal na millimeters lang, ang pagitan between life and death situation. Borderline, masasabi kong God's intervention ang nangyari. Imagine, huminga lang ng konti o lumingon sa likod ay wala na, finish na. Heto nga ang isang litrato ng mismong bala na dumaan sa kanya na sa kabutihang palad ay natapyasan lang siya ng tenga kaya may nakikita tayong dugo sa kanyang mukha. You see, ang mangyayaring presidential election sa November ay for formality na lang. Sure ball na mananalo na itong si Trump. Hindi na rin kasi nagugustuhan ng mga Amerikano ang mga ikinikilos ng current president nila na si Joe Biden. Biruin mo naman, sa isa sa mga speech nitong si Biden ay sinabi niyang si Putin, ang presidente ng Ukraine. Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war, and we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway. Sa USA ay dalawa lang ang madalas na naglalaban, ang mga Republican at Democratic Party. Ito ang logo ng Democratic Party. Dito kay Biden, isang donkey. At heto naman ang sa Republican, elepante. Para kay Trump, malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Halimbawa, kung iboboto mo ang Democratic Party na mas liberated ang mga adhikain. Ibig sabihin ay handa silang gumawa ng malalaking pagbabago sa kanilang batas ayon sa kagustuhan ng mga mamamayan. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng mga baril, kanyon o tangke ay maaari nila itong isabatas kung makakapasa sa kamara. Sa kabila naman, ang Democratic Party dito kay Trump ay medyo conservative. Ayaw nila na makipag-away sa ibang bansa, kontrolado ang mga baril at for the most part ay mas prefer talaga nila ang peace among the rest. Medyo conservative ang galawan. Kaya ko sinasabi ito sa inyo, buddy, ay to paint a picture ng mga mangyayari dahil dalawa lang naman silang maglalaban sa darating na November election. So mabalik na ngayon tayo sa nangyari dito kay Trump. Sa videong inyong napanood ay makakarinig tayo ng maraming putok tungo sa kinalalagyan ni Trump.
Yung mga bodyguards ay mabilis na tinakpan si Trump upang dalhin sa ligtas na lugar at sa mga pagkakataong ito, buddy. Habang pababa ng hagdan ay nakuhanan ang litratong Cecilio sa magiging panalo ni Trump sa darating na eleksyon. Take a look at this photo. What a majestic, epic photo indeed. This will surely be in their history books na matapos ang pagtangka sa kanyang buhay ay kita pa rin natin si Trump na may dugo, nakataas ang kamay, tapos sa likod ay may American flag. Makikita rin natin ang mga Secret Service agent at kulang na lang siguro, buddy, ay dapat may lumilipad na bald eagle sa likod. Anyway, sadly, sa likod kung saan dumaan ang bala ay may mga supporter siya na nasa kasamaang palad tinamaan ng ligaw na bala. Base rin sa mga report ay may isang tinamaan ng bala, isang 50 years old na lalaki na noon ay kinukover lang ang kanyang pamilya sa nangyayaring pag-atake. At sa kasamaang palad ay yung lalaki ay pumanaw. Dalawa naman ang napaulat na kritikal at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Matapos ang pangyayari, ay nagbigay ng mensahe si Biden tungkol sa insidente. Thankfully, former Trump is not seriously injured. I spoke to him last night. I'm grateful. He's doing well, and Jill and I keep him and his family in our prayers. We also extend our deepest condolences to the family of the victims who was killed. Corey was a husband, a father, a volunteer firefighter, a hero, sheltering his family from those bullets. Ganoon din ang ating mismong presidente na si Bongbong Marcos. Nandito naman tayo sa parte na alam ko na marami rin sa inyo ang interesado. Mga conspiracy story na binuo ng mga tao dito sa online dahil sa pagpasok ng mga impormasyon ay malalaman natin na dito sa eksaktong lugar na ito, sinasabing nagsasalita si Trump sa kanyang mga taga-suporta samantalang dito naman ang sinasabing kinalalagyan ng sniper na dumalis sa kanya. Ngayon, kung titingnan mo ito, buddy, side by side, parang malapit lang ang destinasyon ng dalawa at hindi ko alam kung gaano kalayo ang sinet na perimeter nung mga Secret Service upang barikadahan o isecure isa-isa yung mga building sa lugar. Pero doon ay may ilang tambay na eyewitness din ang nagsumbong noon sa mga Secret Service. Bago pa man ang putukan mangyari na nakakakita daw sila ng isang shooter na umakyat sa isa sa mga building at may dala pa itong baril sa kanyang likod mismo. Pero nang isumbong daw nila ito sa mga Secret Service ay wala silang ginawa. Take it up, buddy, from the tambay. We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. Next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? We were telling the police, we were pointing at him for the Secret Service who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see binoculars? Him? Could they see him? Probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. Kalaunan nang mangyari na nga ang putukan ay yung Secret Service counter sniper ay dinamaan. Gumanti sila ng putok ng mabilis sa dumali kay Trump at kinabukasan din ay pinangalanan nila yung dumali kay Trump na si Thomas Matthew Crooks, isang 20 years old na nakatira sa Bethel, Pennsylvania. Malapit-lapit lang sa kung saan nangangampanya noon si Trump. Isa siyang Republican registered na tao, meaning AK Biden ang kanyang bodo. Nakarehistro rin siya sa isang shooting range doon sa kanilang lugar, kaya masasabi mong experienced rin itong si Matthew Crooks. And so, buddy, dito sa mundo ay 20 ang magiging katapusan na edad
ng sniper na ito dahil na counter-snipe siya at on the spot din na binawian ng buhay. Makikita niyo pa ang kanyang wala ng buhay na katawan habang nasa taas ng bubong. Dito rin mismo sa online pero hindi ko na nga lang dito sa channel iyon ipapakita. At ayun buddy, ang buong kwento ng nangyari kay Trump noong nakaraang araw. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.